ginagawa sa atin ito. Kapag pinatin ang katotohanan, wala tayong dapat ikatakot, Padre Zamora. Confesión. Ang ating patutunguhay isang lugar na kung saan hindi kikilos ang mga dahon nang walang kumpas ang mahal na Panginoon Diyos. Perdugo. Padre Zamora, ¿algunas últimas palabras? No, oh, anda. Y sufren los traidores y herejes. ¡Verdugo!
matibay ang aking paniniwala na ang ligang ito ang magsisimula ng pagbabagong nais natin. Layunin ng La Liga Filipina ang mapagkaisang bayan. Malabanan ang karahasan at hinustisya, mabigyan ng proteksyon ng bawat isa kung kinakailangan, at mapag-aralan ang reforma para sa bayan sa mapayapang paraan. Salamat, senyor. Andres Bonifacio. Laking tundo. Kamusta ka, Andres? Mabuting mabuti ho. Tumatak sa aming isipan ang inyong mga nobela. Dr. Rizal, ipagpaumanhin niyo po. Gusto ko lang maunawaan. Sa parehas ninyong nobela, ang armadong himagsikan ay hindi nagtatagumpay. Dahil hindi patalim o pistola ang daan patungong kalayaan, Andres. Kailangan nating armasan ang ating mga sarili. Dito. Higit lalo. Dito. Yan ang mga sandatang inagaw sa atin ng mga Kastila. Yan ang kailangan nating ibalik sa ating bayan. Oye, Indio. Saan ka pumunta? Dito lamang ako nakatira. Galing ako sa trabaho. Sedula. Daan-daan. Galaw, Indio. Sedula. Islao? Masamang balita, Andres. Napag-alaman na ng mga Kastila ang La Liga. Tinakip si Rizal. Sa ganitong pagkakataon tayo magkakausap. Nakahanda na ang mga kasama natin. Itatakas ka namin dito. Kung lalabas ako dito, hindi sa paraang pagtakas. Hindi ito ang pagkakataon para igalang ang batas. Hindi kinikilala ng Espanyol ang karapatan natin. Andres, kung ganyan mga tuya ng bayan, magkakagulo. Hindi magtatagal. Dadanak ang dugo. Gustuhin man natin o hindi, dadanak ang dugo. Umalis ka na, Andres. Mapapahama ka lamang dito. Kapag nanatili ka rito, paano na mga inumpisa mo laban? Katawan ko lamang kayang supilin ng mga rest na ito. Hindi nito kayang pigilan ang kaluluwa ng paglaban.
Sige na, Andres. Sige na. Pagkadakip kay Rizal, ano mangyayari sa Lalika? Tiyak, dadakpin din ang mga praile. Ang lahat ng mga sumusuporta dito. Hindi. Hindi tayo makukulong. Lalaban ako kung kinakailangan. Hindi ako susuko sa mga Kastila na yan. Anong gagawin natin ngayon? Hindi naman maaaring tumigil na lang tayo sa paglaban. Sa tono ng ating pananalita, tila napupuno na tayo sa lahat ng mga nangyayari. Kailangan na nating kumilos. Kailangan natin ipakita na lalaban tayo. Kailangan natin ay magbuo ng isang bagong samahan na magbubuklod sa buong taong bayan at lalaban sa mga Espanyol. Hindi naging matagumpay ang mapayapang pagbabago na isinusulong ni Dr. Jose Rizal. Nais natin ang tunay na kalayaan. Wala nang ibang paraan. Kundi ang himagsikan. Mapanganib ang ating tatahakin. Pero hindi dapat tayo matakot. Kahit sa kamatayan. Isipin natin tayo'y malakas, matibay, at makapangyarihan. Tayo ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Mabuhay ka, Lakambini. Ngayong kasapi ka na ng katipunan, maging isa kang kandila na magbibigay liwanag sa pagkakaisa ng marami pang mamamayan para sa karangalan, katarungan, at kalayaan. Tatlong taon na tayong nangangalap na mga miyembro. Balit hanggang ngayon, parang nagbubulag-bulagan pa rin ang mga tao sa kalupitan ng mga Kastila. Malalim ang takot na itinanim ng mga Kastila sa puso at kaisipan ng ating mga kababayan. At hindi ito madaling maalis. Pero kung patuloy silang matatakot, lalong mababaon sa pagkikahos at kapihan ng bayang ito. Bakit, Andres? Bakit bigla ka natahimik? Narito ako noon. Nakita ko kung paano nila ginarote ang tatlong pare. Noon, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko mayalis ang tingin ko sa kanila. Habang pahigpit ng yakap ng kamatayan sa kanilang mga dibdib.
na yon. Nauunawa ako na. Ano ang kalagayan ng Katagalugan noong unang panahon? Malaya at matahimik ang ating bayan bago ito sinakop ng mga dayuhan. Ano ang kalagayan ngayon? Inabuso ng mga Kastila, lalo na ng mga praile, ang kanilang kapangyarihan. Sila ang mga manlulupig. Ano ang magiging kalagayan sa darating na panahon? Pupuksain ng katapangan ang kasamaang sumasakop sa ating bayan. Nasa harapan mo ngayon ang pinagbibintangang traitor. Ano ang hihahatol mo sa kanya? Kamatayan. Emilio Aguinaldo, ngayong kasama ka na sa kilusan, ano ang nais mong itawag sa'yo? Magdalo, Supremo. Magdalo, binabati kita kasamang Magdalo. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimulan na natin ang revolusyon. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula! Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat! Katipunan, kailangan na nating wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata, mas malakas man ang baril at kanyon ng mga Kastila, lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Hindi tayo magpapalupig! Tayo ang magtatagumpay! Dahil tayo ang mga anak ng bayan! Tayo ang nagmamay-ari sa lupang ito! Sa atin ang bayan ito. Pulitin ang mga sedula nyo! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang Revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Yeah!
daang taon nyo kaming inalipin! Silang lahat! Para sa kalayaan! At siya! Dahil sa di pagsunod sa atin ni Bonifacio, ay baka maging simula ito ng paghiwalay sa ating hanay. Maraming papanik kay Bonifacio. Hindi sumusunod sa atin ang katipunan. Sigurado akong magiging hadlang sila sa ating mga plano. Hindi natin magagawa ang gusto natin sa bayan. Kapag hindi natin tinanggal si Bonifacio, bukod sa Kastila, baka maging kalaban pa natin ang katipunan. Dakpin si Andres Bonifacio. Napatunayan ng hukumang ito ng walang pag-alinlangan na ikaw, Procopio Bonifacio at Andres Bonifacio ay nagbalak na pabagsakin ang pamahalaan. Kailangan mong magpalakas. Hinihintay ka na ng mga kasamahan natin. Sabihin mo sa kanila, tuloy ang laban. Pero Andres, patawarin mo ako. Kung dahil namin, napahamak ang mga mahal ko sa buhay. Siri ako. Yung anak natin. Huwag kang magsalita ng kanyan. Pati ikaw. Nanaginip ako. Ano na paniginipan mo, mahal ko? Naninirahan daw tayo sa isang bayang malaya. Mga tao'y nabubuhay ng maligaya at taisig. Nagkakaisa. Sandaling panahon. Tupad ng iyong mga pangarap. Lahat ng iyong sinimulan at pinaglaban. Mahal ko. Hintayin mo ako. Bukas magising mo. Nandito lang ulit ako.
Pagsak mo dyan. Ibaba yan. Itabi niyo sa kapatid. Andres at Procopio Bonifacio. Kayo hinahatulan ng kamatayan. Sino ang nagsabi ng patol niya? Pagpamanhin mo na, kapatid. Tumutugon lang sa utos. Malubha ka na. Mabuti sigurong tapusin ko ng buhay mo sa patalim. Huwag niyo akong patayin na nakataligo! Ang paraan, ngunit kailangan sumalag kapag ika'y inundayan ng patalim.